Shoebox. Sa'yo, hindi ka ba nagugutom? Hmm? Tikman mo lang. Sige na, buksan mo na tong pinto. Masarap itong noodle kapag mainit pa. Talaga bang ugali mo yung lagi akong pinagtataguan? Pero pagdating sa noodle, nagkakandara pa ka. Kailan ka ba magbabayad ng renta sa bahay? Abay, kung hindi ka makakabayad bukas, buti pa, umalis ka na lang. Oo na, sige, alis na ako dito. Tingnan mo nga yung mga kalat mo na yan, ha? Ano bang pinagkagagawa mo dito? Ang baboy mo, ang baho pa! Maligo ka naman kahit papano! Sabi nakakadiri ka na eh! Sabayas mo muna kayo dito, pwede ba? Kailangan ko na mamatay. Bakit kailangan ko pang mabuhay? Wala rin namang may gusto at nagmamalasakit sa akin. Bakit ba kailangan ko pang mabuhay ng ganito? Isa pang buwisit itong health insurance na to eh. Thank you.
tagalogan. Oh, gandang relo nito ah. Mayaman siguro ang isang ito. Sa inyo na, bilhin nyo ng noodle. Mahilig kayo doon. Sige. Manlibre ka naman dyan. Manlibre naman. Ang daming pera nyo, no? Nakubayad sa akin to, no? Paano ba paanda rin to? Astig ng tunog, ah. Oh, bayad ko. Saka yung utang ko sa inyo. Wala ko susukli dyan. Sa inyo na lahat yan. Sigurado ka. Amanos na tayo. Pasensya na, ngayon lang kita mababayaran. Sige. Jesong. Yun, Jesong. Ba't narito ka? Tagal natin di nakita ah. Kumusta ka na? Mabuti. Teka, ano bang nangyari sa'yo? Ikaw, kamusta na? Okay lang. Ganun pa rin. Ah, teka lang. Sandali ah. Bayad sa inutang ko. Teka, hindi mo ko kailangan bayaran. Sige na. Gusto ko lang. Jesong, malapit na nga pala ko yung kasal. Totoo? Hmm. Wow, ayos! Ayos yan! Yun, Jesong. Gumising ka. Hindi nito mababago ang buhay mo. Hindi sa'yo ang mga to. Isauli mo. Isauli mo na sa tunay na nagmamay-ari nito. At
at wakasan na ang lahat ng to. Isa sa uli sa may-ari. Nagka-amnesia kasi siya, kaya... Wow! Ang ganda naman ito.
aso. Ano ba to? Ang laki naman ang aparador nito, sinlaki ng kwarto ko. Pulis siya? Ang dami namang kapote. Ano bang trabaho niya? Dito ka ba nakatira? Bakit ang baho? May naaalala ka ba sa lugar na to? Wala. Ni Katiting. Ay, naku. Mukhang di ako mababayaran ito. Mga sunog na litrato. Mukhang mayroon akong binalak na hindi maganda. Ano yun? Mukhang nagbalak akong magpakamatay, hindi lang natuloy. Paano mo nasabi yun? Ambulance 24, Ambulance 24. Ambulance 24, copy. Kailangan ka ngayon. Papunta na ako. Mabuti pa, magpahinga ka muna. Saka mo naisipin yung utang mo sa akin. At huwag kang magtatangkang... Alam mo na. Para maalala mo lahat, kailangan mo magpahinga. Maraming salamat. Bakit naman ako magpapakamatay? Sa bagay, may dahilan naman. Okay. Ang ganda. Ito ang tinatawag na buhay. Teka, TV ba to? Bakit ganito ang palabas? Parang CCTV to eh. Ang ganda naman niya. Sino siya? Pangalan, Yun Jae-sung. Edad, 32. Dalawang libo? Pamilya. Sino yan? Ako yung nakatira doon sa may rooftop. Hindi ako bibili. Teka, sandali. Hindi ako magbebenta na kung ano. Sino ba yan? Ako yung nakatira sa rooftop. Hindi ako nagsisimba. Tao po, ako yung... Hey, layas! Hello. Ano yun? Ako yung nakatira doon sa may rooftop. Hindi ko kailangan. Hindi ako magsisimba. Budista ako. Pasensya na, budista ako. Budista nga ako. Sige na. Budista ako. Sige na, pasensya na. Budista nga ako! Ay! Visit na babae talaga to. Napakabungang ngera mo! Bahala ka sa buhay mo! Visit! Sir, pwede bang matanong kita? Dito ka ba nakatira, sir? Bakit ba? Kasi itatanong ko lang sana. Angali! Kasi doon ako nakatira sa rooftop. O ano ngayon? Ha? Huh? Kilala mo ba ako? Hindi ko maalala. Kung ganun, bakit mo ako inaabala? Ah!
Okay ka lang, sir? Kutsilyo. Sabi mo wala kang pinagkakaabalahan ngayon. Oo, sa ngayon wala pa. Sumama ka sa akin. Saan naman? Basta, tayo na. Taga, saan mo ako dadalhin? Sa isang lugar kung saan ka nararapat. Pero meron pa akong dapat ayusin. 32? Ipinanganak ako, 1984. Eh, halos parang kasing edad lang naman kita eh. Mama! Mahusay siyang maglinis at humawak ng kutsilyo. Malaki ang maitutulong niya sa atin. Hindi natin kailangan ng katulong. Sapat na tayong tatlo lang dito sa bahay. Pwede ba? Doon ka sa kwarto mo at mag-aral ka mabuti. Alam niyo, Ma, kailangan natin ng lalaki dito para tagabuhat ng kung ano. O tagapalit ng bumbilya. At natatandaan niyo ba yung lasing na nanggulo dito nung isang araw? Kaya ko ring magpalit ng bumbilya, no? Huwag mo na ipagpilitan ang gusto mo. At wala namang gaano mabigat na gawain dito, no? Kasi, Ma, may utang sa akin tong lalaking to. Ano ka mo? Tinulungan ko siyang magbayad sa ospital. At mo ginawa yun? Maliit na halaga lang naman yun. Pero mahirap magtiwala sa isang hindi kakilala. Shhh! Ay, talagang ikaw pa hamak eh. Mama naman eh. Ganito. May konting karamdaman ang ina ko. May anak din akong pumapasok sa eskwelahan. Tatanggapin kita. Maraming salamat po. Pero pwede bang baguhin mo yung pagsasalita mo? Pagsasalita ko po? Oo, kasi nakakatakot eh. At pati yung hilat siya ng mukha mo, baka matakot at magtakbuhan ng mga customer namin sa'yo eh. Sige. Salamat, Ma. Napakagwapo mo, binata. Wala naman. Ano ba naman buhay to? Gutom na ako. Puro tubig naman yung laman nito. Ay, salamat, biskuit! Busog na ako. Ayoko na. Ngayon, uminom tayo ng wine. Ano ba
ba rito ang pinakamahal? Mukhang ito yun. Central Headquarters, may nakitang sasakyan na paikot-ikot sa nawawalang subject. Wala naman malaking kaganapan, nilipat kami sa area ng tansyon. Kung ganun, talaga palang isa siyang pulis. Ibig sabihin ng babaeng to, pinoproteksyonan niya. Naku, delikado siya dahil nagka-amnesia yung pulis eh. Paano to? Pero paano ko siya poproteksyonan kung hindi ko alam kung nasan siya? Siya yung nag-deliver sa akin. Ibig sabihin, dito rin siya nakatira? Sa cable po ito, sir. Hindi ko kailangan ng cable. Layas! Kumusta po? Ay naku, paano ko siya makikita eh? Parang napuntahan ko na halos lahat. Ay naku, bahala ka sa buhay mo. Ano yun? Kahit pala dito sa kondominium may mga maingay din eh. Talagang kahit saan. Nasaan kang babae ka? Ano kaya yun? Baka naman may party sa taas. Ano na naman gagawin niya? Siya kaya yun? Yan, sa pinunta mo na. Anong kailangan mo? Diyan kasi ako nakatira sa may baba. Kinagagala kita makilala. Hi. Narito ako kasi narinig ko yung ingay mula dito. Baka ako may nangyayari. Pasensya ka na kung naabala kita, ha? Ay, naku. Wala yun. Hindi naman malaking abala yun para sa akin, eh. Magkapit-bahay tayo. Nagpunta lang ako para bumati ng personal. Alam mo na, baka kasi magkabanggaan na tayo sa labas, hindi pa kita nakikilala, ganun. O pwede rin naman magkwentuhan tayo bilang magkapitbahay, di ba? Teka! Kayus! Jesung, gumawa ka nga ng dalawang order ng Maki. Wow, ang ganda naman.
Ngayon po pinagmamalaki namin ang aming nice shredded ice flakes. Dito nyo lang yan makikita sa aming tindahan. Oh! Jesung, mukhang nakuha mo na kiliti ng mama ko ah. Believe na believe siya sa'yo. Samantalang nung una ayaw na ayaw kang kunin para magtrabaho dito. Ano yung ginagawa mo? Marami akong naiisip pag nakakahawak ako ng kutsilyo. Para siyang bahagi ng kamay ko. Parang narito talaga ang talent ko. Alam mo, mukhang napapangiti ka ng kutsilyong yan. Kailangan ko nang umalis. Huh? Ang sweldo mo, tuwing 25 ng bawat buwan. Ah, ganun ba? Sa susunod na Lunes. Pero lumang buwan yang nandyan eh. Kaya Webes yun. Aalis na ako. Kung ganun, mag-iingat ka. Huwag mo na ako ihatid sa labas. Sige, ingat ka na lang. Alas 7 sa Siwon Station. Kim Yong-un, Park Yunam, Yun Jesung. Yun Jesung! Sir! Aba, ibilisan mo! Pangalan mo? Park Yunam. Ikaw, sige, sakay na. Hindi na ba ako dito eh. Teka, saan ba pupunta to? Sige na, sumukay ka na! Bilis! Bilis sabi! Sayang suri tayo papunta, di ba? Di gaya nung nakaraan, sa Pajuka pumunta. Anong gagawin natin sayang suri? Ano ka ba? Di para rumakit. Anong rakit? Dating gawi. Etong sayo! Buisit. Pasensya na. Bakit dito mo ako pinalo? Walang pa lamang karton. Pasensya na, hindi ko nakita eh. Ano ba? Bakit tumangal ka sa palo niya, ha? Eh, kasi dito niya ako pinalo eh. Isip mo, sakit. Aktor ka eh. Tama si Nila. Palitan niyo. Lais yan. Action. Aray, sandali, sandali. Ano ba? Tama na, ano ba? Uy, tama na, aray. Bakit mo tinatatahanan yan, ha? Dapat kunwari lang na pinapahirapan niyo siya. Siya dapat tiisin niya yun. Ano ka mo? Ito, sumasagot ka pa dyan, ha? Sabi niya kanina, tiisin. O, ikaw, palitan niyo. Ready? Action! Pasensya ka na, masyado lang ako na sa karakter ko. Sa tagal-tagal kong umarte, ngayon lang ako nakakita ng sintindi ko kung paano ako umarte. Biyasa ka na sa pag-arte. Hindi naman sa ganon. Nahirapan ka, no? Buti ba, hayaan mo nga akong magsilbing mentor mo sa pag-arte. Ang tagal naman. Masalamat ka at nakilala mo ako. Ay, kanina, nandito na. Wala. O ngayon, kunwari nandito tayo sa eksenang nag-iinuman. Isipin mo lang na nakikipag-inuman ka sa bahay mo kasama ang mga kaibigan mo. Relax ka lang at maging natural. Sige, inom tayo. Pwede na ba nating inumin yan? Oo naman. Sige na. Relax ka lang. Anong kalokohan yan? Ano yun? Wala pa naman ako sinasabi, action ah! Ano daw? O ikaw, palitan niyo yung extra niyon. Bilis! Umalis ka na raw. Dalian mo, umalis ka na. Siya rin naman uminom. Ba't ako lang pinaalis mo? Hindi naman ako uminom. Direk, itong isa hindi naman daw uminom. Sige na, umalis ka na. Bilisan mo. Ano ba naman ako? Ano ba yun? Saan ba galing?
Mama. Pupunta ako sa ibang bansa sa susunod na araw. Mga isang buwan akong mawawala. Mag-iingat kayo at aalagaan niyo mabuti ang sarili niyo, ha? Pwede? Mag-iingat ka rin, ha? Seven. So, sinusundan mo na siya lagi. Uy! Tiga mo nga naman! May dinalaw ka rin bang kaibigan dito gaya ko? May problema ba? Pwede ba? Nagmamadali na ako! Kuya, aking pinagawa. Halika! Nasaan yun? Ay, naku naman! Huwag kang matakot. Hindi niya tayo makikita mula sa labas. Mabilis kang babae ka, ha? Sino ba yun? Stalker mo? Grabe naman siya. Nga pala, ano bang pangalan mo? Ha? Huh? Ako pala si Yunji. Jae-yong-wook. Yan ang pangalan ko. Oh, pila na kayo! Kunin nyo na ang talent fee nyo! Kim Yong-gu! Sir! Halika rito! Oh, TF mo. Salamat, sir! Yun Jae-sung! Sir! Sir! Dalawa kayo? Yun Jae-sung ng 1984? Ako yun, 1982 ako. Sigurado ka? 1984 ka pinanganak? Oo. Eh, dito ka. Oo. Salamat. Sir, baka... baka pwede ko makita yan. Pwede naman. Pasok. Ito pala ang address niya. Renta, yung loob. Pasensya na ho. Sino yan? Anak mo? Sabi mo, artista siya, di ba? Malamang gwapo yan. Ay, naku, tigil-tigil mo kaya biro mong yan. Eh, pa-extra-extra lang naman siya kung saan eh. Hindi pa siya talaga matatawag na isang artista. Hindi nga siya nakikita sa camera eh. Hindi naman madali ang pagsikat eh. Lahat ng superstar eh, nagsimula rin naman bilang mga extra. Eh, huwag na huwag siya magpapakita sa akin. Hanggat di siya sumisikat bilang isang artista. Dahil yun ang sabi niya eh, nang lumayas siya sa bahay namin, na magiging isang superstar siya. Eh, bakit panay pa rin ang punta niya dito? Oh, eh, yun nga ang hindi ko maintindihan eh. Nung huling beses, nagpunta rin siya dito sa akin. At ang sabi, dumaan lang daw siya para kumustahin ako. Eh, tama pa naman yun? Na para bang akala mo, simula na isang dampadasal para kay Jesus. Eh, hindi pa magsusumikat. Eh, kung ako naman ang anak mo, eh, kaya't mo magiging sikat na artista yun. Ay, nako. Bilang ama, dapat maging mabait ka sa kanya. Ikaw na lang ang inaasahan niya eh. Ay, ba't ka ba nakikialam? Eh, ba't ka nagagalit? Hindi naman. Nagkapaliwanag lang eh. Ikaw naman kasi bigla-bigla mo nabanggitin na nanahimik tayo. Lumayos na yung customer mo. Sisikat ako artista balang araw. Kilala mo ba yun? Hindi ah. Baka hindi niya nagustuhan dito sa barbershop ko. Eh, mga bata pang gaya niya, dapat sa isang salon nagpupunta, hindi ba? Pero talagang gwapo ng anak mo eh. Makita mo pa yan eh, ang litang litratong yan. Malino pa ang mata mo ha, bata ka pa.
Ma, andito na siya. Ha? Huh? Jesu, saan ka ba nang galing? Nag-alala kami sa'yo. Pasensya na kung nag-alala kayo. Meron lang akong pinuntahan tao. Alam mo namang hindi ko kayang gumawa ng yellow radish flower. Kaya ang dami naghahanap na customer. Oo nga po. Jesu, may problema ka ba? Nalaman ko kasi kanina kung ano ang trabaho ko bago ako na-aksidente. Ay, ganun? Oh. Naku, ano yun? Anong dati mong trabaho? Isa akong aktor. Isinusumpa ko magiging isa akong superstar. Ano nga mo? Hindi kaya lumalala ang kalagayan niya? Hmm? Bakit siya nag-iimpake? Aalis ba siya? Hmm? Aalis nga siya. Pero delikado para sa kanya lumabas. Bakit kaya? May hinihintay kaya siya? Paso. Alright. Sa susunod na Webes kaya? Ah, miss, pahiram sandali ng toyo, ha? Uy! Hello! Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Buti ka! Minikaniko ni Monica ang makina ng minika. Kumusta? Ikaw ang una nag-usisa, di ba? Ikaw ang una! Ano ba yan? Ha? Sa'yo ba itong buong tenement? Kanina ka pa maingay eh! Pasensya ka na. Uy, hi! Hi. Mga paraan ng method acting. Basta pag sinubi na pa sinubi ka, galingan mo ah! Basta lalim mo nisa ang boses mo ah! Pasensya na nung isang araw ah! Ganyan. Wala yun, kalimutan mo na. May tuturo sana ako sa yung isang bagay. Makakatulong to sa acting mo. Baka kung anong kalokohan na naman yan ah. Hindi, matagal ko rin pinag-aralan to eh. Sige, subukan mo lang. Relax. Inhale, exhale. Kalma ka lang. Kunwari tinatangay ka ng hangin. Inner space ka na. Lagyan mo pa ng tuno. Nakasan mo pa. Sige lang. Medyo may kahirapan ang gagawing action. Pero kung sino man ang maglalakas loob, tiyak na magandang exposure to. Ikaw. Wala man lang malakas ang loob sa inyo. Mas uusag ka kung susubukan mo. Di naman kayo gaano masasaktan eh. Ayos, bagay na bagay ka. May karanasan ka na ba sa action? Wala pa ho talaga. Pero kaya-kaya ko naman ng makipagsabayan. Makipagsabayan? Ayos! Medyo may kahirapan na eksena ha. Kaya mas maganda kung bumagsak na lang kayo bigla kapag tinamaan na kayo ng suntok ng bida. Ikaw sa tabi ka lang niya lagi ha, para protektahan siya. Poprotektahan ko siya. Maganda kung pulido ang routine eh, pero ipakita mo rin ang pagmamahal mo sa kanya. Parang wala naman akong kausap eh. Sige, take tayo! Kailangan ako ng konting space, ano ba? Huwag po kayo mag-alala, pagbubutihin ko po. Okay, ako ready. Sige lang. Oh, sige, stand by tayo! Huwag ka rin ganong... Oh, sige! Sige, boxer. Ready! Action! Oh, atin, mga ghost! Tayo na! Sumakay ka na. Sige na. Mauna na kayo. Huwag kang matakot. Dahil natatakot din ako. Ayoko nakikitang nasasaktan ka. Tama na. Mauna na kayo. Susunod kami. Sige na! Ano ka ba? Tumabi ka nga dyan! Ano ka ba? Tumabi ka nga dyan! Sige lang!
out sa inyo. Mali na yung ginagawa niya. O ikaw, sino ka ba sa akala mo, ha? Ano? Feeling mo si Bruce Lee ka? Ay, naku, nasa ng disiplina niyo. Cut! Okay na! Okay na raw! Yan ang tinatawag ni method acting. Ay, naku, kailay, wala kayong bilib sa akin eh. O, di ba, Direk? Direk, mga laos naman mo kinuha niyong mga ex. Sabihan ko na lang. Ako ng buto, ah. Grabe, yung sino yun, ah. Tuloy ako. Aba, ibang klase ang pinakita mo, ah. Astig, pasensya na, sir. Anong pasensya? Ang ganda nga ng pinakita mo, eh. Gustong-gusto ni Direk yung pinakita mo kanina. Kaya iniisip niyang gawin kang kanang kamay ng boss. Ano, kaya mo ba? Kanang kamay? Oo. Dati akong nagsilbi bilang marina. Maganda yan. Kailangan ko na ang number mo. Sige lang, isunod mo. Nagtataka na talaga ako, eh. Ba't narito siya tuwing Huwebes? Yunju! Kaya mo ako na magdala niyan para sa'yo. Hindi na! Kayang-kaya ko na to! Okay lang! Dapat nagtutulungan na magkapitbahay! Hindi na! Sabi lang kaya sige ko na, na to eh! Sige na! Tutulungan na kita para kasing bigat ng bigat kay! Hindi nasabi! Kahit man lang ang sa pintuan lang! Akin na sabi! Ayos lang yun! Halika na! Ayos ka lang! Huwag ka magagalit! Gusto ko lang naman makatulong eh! Hindi ko sinasadya... Ako naman, Jisung! Inutil ka talaga na pindot mo close eh! Okay, standby na lahat! Magsisimula na tayo! Jisung, Direk! Ganito, sabi mo ang linyang ito ng may tapang at karisma, ha? Kayang-kaya mo to! Okay ka. Manda ka. Lagdanak at dugo. Kung kukunin mo ang lupay namin ito, madali lang. Sama mo ng konting karisma mo, okay? Kaya mo to! Kaya mo yan, relax! Ha? Okay, standby tayo! Ano nga po yung linya ko? Kumanda ka, dadanak ang dugo. Kung kukunin mo ang lupay namin ito. Oo nga alam eh. Lakas mo lang ito eh. Ano ulit? Kumanda. May character eh. Basahin mo na nga lang. Okay, sige, ready na ako. Sige lang. Kumusta po kayo? Okay naman. Okay na. Scene 55, take 1. Ready! Action! Hoy, ikaw! Kumanta ka! Dadanak ng dugo! Kat! Ano bang klaseng aktor ka? Respetuhin mo ang script. Sabihin mo lahat ng linya. Saan ka ba nag-aaral ng acting? Sabi lahat ng linya niya. Ang ganda! Sige, susunod na eksena tayo! Oo! Narinig si Direk! Set up tayo! Maganda? Eksena tayo! Paano nangyari yun? Yun ang sabi ni Direk, maganda raw. Sabihin nyo nga, maganda ba? Galing. Ayos yung ginawa mo! Ayos. Tungtua, oh. Okay. Ibang klaseng impact nun. Nasa kanyang impact na wala sa'yo. Teka, Direk. Paano naman? Ayos! O ikaw, ano ba nangyayari kay Direk, ha? Bakit ganun? Nagandaan siya sa scene. Taga lang. Ano ba nangyayari dito? Mama! Tignan mo si Jesu, oh! Grabe ang kiling niya! Ang kusin niya sa martial arts! Ang tigas ko yung tindig! Ay, nako, siya talaga yan! Naku, ikaw! Sir, pwede bang picture kasama? Uy, sandali, teka lang! Teka, bawal ang picture, okay? Pwede? Salamat sa inyo. Ay, naku, ikaw talaga! Sikat ka na, Jesu! Wala po yun. Oh, eh, bakit ka tumatakbo doon? Tatakos ka? Wala na po kasing kalaban. Ang galing mo naman. Isang noodle at fried tofu. Ito na pa ang noodle niyo. Yunju. Huwag mo nang isipin ang nangyari doon sa maleta ko. Hindi naman wala kasi... Wala na sa akin yun.
Kalimutan mo na yun. Hindi. Ang gusto ko sabihin, sa akin ang noodle na yan. Yung sa'yo kasi, may kasamang fried tofu, di ba? Pero okay lang. Makinig ka. Yunju, may libreng sushi plate na ako pag natataka na to na dalawa pa. Baka gusto mo ng sushi? Ha? Isang stamp kung nagustuhan mo. Isang stamp pag nabuo mo na to. Yunju, dito ko maupo. Sa'yo yan. Ah, teka sandali. Diyan ka lang. Tumingin ka sa harap. Personal. Wake up, wardrobe! Nasaan na kayo? Kailangan ko kayo! Pakihawak lang sa dali, miss. Pakabilis ng konti, oh. Nasaan na ba kayo? Nandiyan na, sir. Konting masahe naman dyan. Ano ba naman kayo? Akalain mo, hindi mo kalampas tali. Huwag mo sabihing ikaw ang gagawa. Oo na. Siguro mayabang ang isang yun, oh. Tama ka. Nasa itsura naman, eh. Ano ba? Nasasaktan ako, eh. Oh, huwag mo nalang pansinin. Ay nako, nung una agent mo ko, ngayon naman makeup artist. Pasensya ka na, wala kang pahinga. Wala yun. Dapat maging superstar ka para hindi ka iniiwan-iwanan. Pagsisikapan ko. Hello, Ryder Park. Anong ibig mo sabihin? Okay na sa akin yung story eh. Teka nga, sino ba tumawag sa'yo? Ay, naku, nasa na ba yung aso ko? Yung aso ko! Mabuti pa, pakainin nyo muna itong aso ko. Balik ka nga. Mabuti pa, maglaro muna tayo sandali, oh. Yan. Ma'am, hindi nyo dapat ginagawa yan. Baka malaman to ni Boss. Huwag mo akong tawaging, ma'am. Hindi ko siya pinatulan dahil sa may gusto ako sa kanya. Pero, ma'am, hindi magandang. Yun ang masasabi ko. Anong ginagawa niyong dalawa? Ba't ganyan na itsura niyo? Sinira mo, tiwala ko sa inyo! Iligpit niyo siya! Bakit parang nag-iba bigla ang storya? Lagi mo lang sinasabi na mag-iwan ng mensahe sa voicemail mo. Gusto ko lang sagutin. Oh, sige, tama na yan.
Gusto ko lang malaman kung kailan mo tatapusin ang pinatatrabaho ko sa'yo. Trabaho? Oo, yung pinatatrabaho ko. Si Kim ito. Naku, pasensya na, pero wala kasi akong maalalang... Masyado na akong kinukulit ng boss ko kasi dadagdagan namin ang bayad kung kailangan. Pwede tayong magkita. Hindi kasi magandang pinag-uusapan ng ganito sa telepono lang. Saka may mahalaga pa akong gustong ipaliwanag sa'yo tungkol kay Song Yong-Joo. Pasensya na kung pinapunta ka pa namin dito sa amin. Ah, wala yun. Bakit naka-sunglass siya? Eh, ang dilim. Sabi nila, kung titingnan mo siya sa mata, papatayin ka niya. Teka, pamilyar sa akin itong mga mukhang to, ah. Diba, walang CCTV o kahit anong sound recording device. Oo, tama. Bago kami magdagdag ng bayad, gusto sana naming malaman kung kailan mo magagawa ang utos namin. Meron ba kayong gustong partikular na paraan para gawin ko to? Wala naman. Ang tanging gusto lang namin ay matapos agad to at ipakita mo sa amin ang resulta. Ikaw nang bahala kung anong style mo. Nagmamadali kayo, di ba? Kaya kayo na magsabi kung anong paraan ang gusto nyo. Mukhang hindi mo yata naintindihan. Wala kaming pakialam sa proseso. Basta tapusin mo na lang. Kasi di ba sa kontrata, nangako kang bago mag-25 nung nakaraang buwan, ililipit mo na si Song Yun-Ju. Medyo overdue na tayo sa napagkasunduan at anong petsa na ngayon. At pag nagpunta si Song Yu-Joo sa mga pulis para sumuko, magiging komplikado na mga bagay-bagay para sa ating lahat. Kaya pakiusap, gayon mo na sa lalong madaling panahon. Tatawagan ko kayo. Sige. Assistant Nam. Sir. Sundan mo siya. Apo. Alamin mo kung saan siya nakatira. Hindi ka pala pulis, kundi killer. Minumonitor mo siya para patayin. Hayop ka! Huling araw na pala na shooting mo eh, no? Oo nga. Nakakalungkot. Sana kasama ka namin hanggang sa matapos eh. Nalulungkot din po ako pero... Papatay pala rito si Yung. Ang dami kong natutunan kaya nagpapasalamat ako. Isang karangalan na makatrabaho ko kayo. Wala yun. Napakabuti mo makisama. Hindi gaya ng iba dyan. Naku, lagot si Yun. Ay, ano ba? Kanina pa kayo naglalagay ng makeup. Ang kapal-kapal na, hindi pa rin tapos. Okay na. Sige, tara na. Magsisimula na tayo. Ready na lahat. Yes, sige. Ready! Action! Itinuring kitang parang sarili kong kapatid. Pero inahas mo ang babae ko. Tiger! Tinutuan niya sipa. Tiger! Tiger ka! Ayop ka! Akin yan! Teka, ano ba yan? Miso! Gaskan! Boss! Tama na! Pambihira! Uy! Tuloyan na! Scan! Scan! Wala ang tigil! Ano ba? Wala tayong safety gear sa hukay niyan. Ano ba problema ko?
Teka. Si Jason mo. Okay na ba? Okay! Hala rito! Ang usay mo talaga! Grabe ka! Usay! Medyo masakit to ah. Aray! Masakit nga. Ang OA naman ito. Sa TV ang bait-bait ng tingnan pero ang sama pala ng ugali sa totoong buhay. Hindi naman niya siguro sinasadya yun. Anong hindi? E di sana hindi ka nasaktan ng ganyan. Ang sama ng ugali niya. Nangyayari talaga minsan ng ganito kapag nagsushooting. Aray, minsan nadadala ka talaga ng karakter. Kinakampihan mo pa yun? Ha? Huh? Hindi mo naisip kung gaano ko nag-alala sa'yo. Nag-alala ka ba? Hindi. Ibig kong sabihin, dahil sa trabaho ko, ayaw na ayaw kong nakakakita ng taong nasasaktan. Oo. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Naiintindihan kong parte yan ng trabaho mo. O, sige ah. Naku, teka, sandali lang. Gabi na eh. Teka lang. Aray, masakit din kasi yung balikat ko eh. Masama kasi na pagkakabagsak ko sa hukay. Saan dyan? Ito. Ito? Aray ko. Aray, ang sakit sandali talaga. Sandali lang ah. Hello? Di ba patay na siya? Patawan niyo ako! Bitiwan siya! Mahal, bumalik ako mula sa hukay para iligtas ka! Mahal, bumalik ako mula sa hukay para iligtas ka! Buhay siya! Buhay siya! Uy, si Kuya lumabas ulit! Wow, ang galing niya! Tignan niyo! Oo nga, no? Teka, sandali. Paano nangyari yun? Eh, pinatay ko siya sa huli eksena eh. Ba't siya nabuhay? Sumagot ka! Sumagot ka! Ba't siya nabuhay? Sumagot ka sabi! Mas gwapo po pala kayo sa personal. Pwede ka magpapicture? Maraming salamat po. Salamat ho. Salamat. Sinusundan mo ba ako? Hindi. Akin na yan. Ano? Sige na, ilabas mo na para mapirmahan ko na yan. Sige. Dito ko na pipirmahan. O yan. Salamat. Direk, gusto niyo na ako makausap. Sige na. Pas lang ho, hindi na ho. Sige ho. Eh kasi ang daming feedback mula sa audience eh. Nagprotesta sila nung namatay kayo sa eksena. Nirequest nila na buhayin rin yung karakter mo. Kaya ikaw na magiging bagong boss. At kakailanganin natin ang bagong right hand mo. Sino sa tingin mo pwede? Action! Yungnim, huwag mong gawin to. Sa kapakanan ng samahan, kailangan mo siyang kalimutan. Pwede natin! Bakit? Pangit ba? Hindi. Medyo okay lang, bro. Kinakabahan kasi ako eh. Relax, relax, relax. Hindi ka dapat kabahan. Magaling ka naman umarte. Kaya mo yan. Naku, salamat. Ano ka ba? Ikaw pa. Ready! Action! Yungnim, huwag mong gawin to. Sa kapakanan ng samahan, kailangan mo siyang kalimutan. Uy, galing nun. Sorry po. Sorry po. Sige lang. Gagamitin mo naman para makatulong. Ayos lang yan. Pasok kayo. Para sa short-term rental, ito na yung pinakamagandang apartment. Pwede na ba ako lumipat kaagad? Pwede. Ready!
Sisimula tayo, ha? Ready! Ore! Action! Pag hindi kita kasama, para akong nasa impyerno. Kat-kat! Jesong! Po? Hindi naman siya sa mata. Pasensya na, Direk. Relax ka lang! Isipin mo, girlfriend mo ko. Pinintas ang mukha po. Ko. Apo. Teka. Teka, ano yun? Yung nasa kilikili niya. Pinagpapawisan siya. Pawis? Wardrobe! Bigyan niyo nga ng suit ko. Siguro patuyuin mo muna bago ka mag-suit. Okay, get ready! Action! Pag hindi kita kasama, para akong nasa impyerno! Kat! Jesong! Direk? Huwag masyado aggressive, huh? Kunwari siya, girlfriend mo, na namiss mo, dapat ipakita niyong may connection kayo, eh, ha? Action! Sa tuwing hindi kita kasama, para akong nasa impyerno! Ay, naku! Sa ka ba nakatingin? Kat! Pasensya na, sa inyo po ako nakatingin. Sa dibdib ko siya nakatingin. Doon siya nakikipag-usap. Action! Sa tuwing hindi kita kasama, para akong nasa impyerno. Kat! Break muna nga tayo! Nakakatakot siya. Nakakatakot ka! Ano ba nangyayari sa'yo? Lagyan mo naman ang feelings ang eksenang to. Pasensya na ho. Kapag naman ma-action ng eksena, wala naman akong problema eh. Pero kapag drama na, nahihirapan talaga ako. Hindi ba may kissing scene din kayo? Yun talagang pinag-aalala ko eh. Pero naranasan mo nang humalik, di ba? Oo naman, 32 years old na ako eh. Pero hindi ko na maalala eh. Hindi mo naman kailangang alalahanin eh. Rina? Ano? Pwede kaya akong makiusap sa iyo? Ano yun? Pwede ba kitang halikan? Ano? Di bali na lang. Nako, huwag mo sanang mamasamain ha. Wala yun. Teka. Panikain mo ng sibuyas tapos sasabihin mo gusto mo akong halikan? Siyempre, hindi naman habang kumakain ako ng sibuyas, no? Pagkatapos noon. Lasing ka ba? Medyo lutang lang. Kahit naman may amnesia ka, hindi mo makakalimutan yun. Normal sa tao yun. Alalahanin mo. Naalala ko na. Oh, talaga? Nung gabing... Noong natapos ako sa unang araw ko sa shooting, pagka-uwi ko sa bahay niyo, noong nakita kitang humiti at sinaming sobra kang nag-alala sa akin. Noong oras na yun, sobrang ganda mo. Nakakahiya. Totoo bang kahit isang beses ka lang mag-practice, gagaling ka ng umarte? Rina. Kasi doon sa eksena namin, yung babaeng unang halik sa akin eh, hindi ako eh. Ganun ba? Siya yung lalapit? Ikaw yung lalapit sa akin. Hanggang dito na lang tayo. Dahil kung hindi, masasaktan ka lang at mahihirapan sa akin. Handa akong magtiis.
eh sa'yo. Puro-puro na emosyon eh. Oh, next location tayo, ha? Mas delikado ang buhay mo. Sino ka ba talaga? Bakit ba gusto mong alamin kung sino ako? Ibig sabihin, sinadya mo talagang sundan ako kahit saan? Yunju, ang totoo, isa akong pulis at nataasan akong i-monitor ka. Anong sabi mo? Pero hindi ko kayang sundan ka lang dahil gusto kong protektahan ka sa abot na makakaya ko. Kaya naman, magtiwala ka sana sa akin. Sumama ka na sa akin. Sino sa inyo nag-hire sa kanya? Ha? Huh? Bakit siya nakikipagmabutihan sa dapat napatayin niyang target? Pasensya na, boss. Di bale. Dahil ang mahalaga sa akin yun, mailigpit si Yunjo. Kaya palalampasin kita. Hmm? At bibigyan ko pa kayo ng huling pagkakataon. Humahanap kayo ng taong may kakayahang pumatay sa mag-shota na yun. At kung magkakamali kayo ulit, hindi ko na matitiyak ang kaligtasan nyo. Kilala niyo ako. Alam niyo, sa tingin ko, si Hangjian ang dapat nating kontakin. Narinig ko na pinapatay niya ang target sa pamamagitan ng palakol. Masyado namang brutal yan. Yung gang na lang ni Dong Sungro, si Sokmin nila, pinapatay ang target niya gamit ang chopsticks. Pero hindi ba masyadong delikado kung local killers ang kukuin natin, di ba? Ba't di na lang yung dayuhang mercenaryo na si Chamon Sung? Hindi nag-iiwan ang bakas ng pagpatay ang taong ito. Madali niyang maliligpit ang target niya. Wala na tayong panahon para maghanap pa ng mercenaryo. Yung palakol na lang! Mas mabuti kung chopsticks ang gamitin. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na delikado kung tigarito lang ang kukunin natin? Tama na. Ganito na lang. Ang tanging gusto natin ay mawala sila sa lalong madaling panahon. Kontakin natin sila lahat. Kung sino pinakamabilis, siya ang kukunin natin. Anong ibig mo sabihin? Yung kahapon. Ah, yung shooting kahapon. Ah, gusto mong malaman ang totoo? Siyempre. Nagustuhan ko. Talaga? Oo. Napanood mo ba si TV? Oo. Kitang-kita ko halos lamunin mo ang labi niya. Kasi, ang agresibo niya eh. Hi. Ano ka ma? Nagbibiro lang ako, no? Wala namang feelings yun o kung ano man. Acting lang siyempre yun. Nagsiselos ka ba? Oh, hindi ah. Ba't naman ako magsiselos, no? Akala ko nagsiselos ka eh. Ay, ang cute mo talaga. Rina, gusto mo ba mag-picnic? Picnic?
Ang sariwa ng hangin dito, di ba? Natutuwa ako makita kayong masaya. Oo, ang siya-siya ko. Akala ko naman kami dalawa lang. Oh, dahan-dahan. Amin na yan. Hindi ba kanya lalamig? Uy, dahan-dahan. Baka mabilaukan ka niyan. Ako, basta dyan ka lang. Ang cute ito, oh. Oh, man. Ganito ba? Mag-ganit kayo, oh. Akin ang kamay mo. Ha? Bakit? Alam mo ba, Jesung? Ano yun? Ibang-iba ka na sa Jesung. Nauna kong nakilala. Mas bumuti ba ako? Oo naman. Ang ganyan dalawa. Ay, nako. Ay, ang saya. Sa malaking bahagi ng bansa. At dahil dyan, magpapatugtog ako ng kantang nababagay sa panahon. Sana'y magustuhan niyo ang tugtugin nito at naway mapagod ang tugtugin. Mukhang napagod ka. Himbing ng tulog mo. Umulan pala ng malakas. Oo nga eh. Nakatulog na rin silang lahat. Napagod rin sila. Sandali lang. Yunjo! Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang lumabas?
Yunju, bilis! Takbo! Antagal mong nawala at hindi ako kinontak. Tapos ganyan ang sasabihin mo sa akin. Pasensya ka na hindi ako nakatawag. Doon sa paliguan. May masamang nangyari sa akin. Yunju, mamamatay tao siya. Tumakas ka na! Mamamatay tao? Ano alam mo sa akin? Alam mo bang mas lalo mong pinalala ang sitwasyon? Bitawan mo siya! Yunju, bilis! Tumakas ka na! Binayaran siya ng isang sindikato para patayin ka! Yunguk! Gagawin natin plan B. Pupunta ka sa ibang bansa. Ihahanda ako ang passport at ticket mo. Hindi mo pwedeng gawin yun! Gusto mo mamatay rito? Kumontrata sila ng ilang killer nang malaman nilang nandito ka! Alam mo, mas malala, hindi lang ikaw ang target nila. Kasama na tong mokong na to. Ba't nila nakilala si Uwok? Ay, anong pumasok sa kukote mo? At nagpanggap ka na ako, ha? Kasi gusto kong protektahan si Yunju mula sa iyo. Kung ganun, sa mga araw na namuhay ka bilang ako, yun lang ang nalaman mo tungkol sa akin? Isang killer? Sa tuwing kinakontrata ako para pumatay, nakikipagkita ako sa target para makipag-deal sa kanila. Na kaya kong pikein ang pagkamatay nila at baguhin ang kanilang identity kung gusto pa nilang mabuhay. 100% sa kanila ang pumapayag. Sa paggawa nun, napasayo ko ang dalawang panig. Napagbigyan ko ang hiling ng kliyente, samantalang nagbibigyan ko ng panibagong buhay ang mga target. Kung ganun, pati si Yunju? Pag nailigpit mo si Yunju at naibalik sa akin ang USB, babayaran kita ng 5 milyon. Kung gusto mong mabuhay, dalawang bagay ang kailangan mong gawin. Unang-una, kailangan ipaabaya mo sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo. Walang dapat makalam ng tungkol sa'yo at kung nasaan ka. Dahil kapag nalaman nila, kukontrata sila ng ibang killer para patayin ka. Pero, papaano naman kita matatawagan? Hindi mo na ako kailangan tawagan pa. Puprotektahan kita sa lahat ng oras. Ano naman yung pangalawa? Pangalawa, kailangan magawa mong dayain ang kamatayan mo. Pag nakumpleto ko na ang identity card at ibang dokumento mo, ang susunod na Webes, ang takdang araw, tandaan mo, Webes. Hanggang sa araw na yon, kailangan mo magsanay kung paano umakin na pinatay. Tandaan mo, dapat ka panipaniwala pagkamatay mo, para makaligtas ka. Huwag mo kalimutan, hindi ka dapat lumabas ng building na to. Isang linggo lang yon. Nandito ang lahat ng kailangan mo sa building na to. Kailangan mo umalis ng bansa. Yun lang ang paraan. Ayoko. Dahil? Hindi ako aalis ng ako lang. Kung totoong hindi lang ako ang target, kundi pati na rin siya, pakiusap, iligtas mo kami dalawa. Yunju, ayos lang ako. Napaka-buti mo at naisip mo ang buhay ko at nagpapasalamat ako doon, pero ako yung klase ng tao na walang kwenta ang buhay. Ang isang taong gaya ko, kahit na bigla na lang mawala, walang makakapansin. Hindi kita mapoprotektahan. Sorry, pero hanggang dito na lang ang papel ko sa'yo. Iniisip mo ba talaga walang nagpapahalaga sa miserable mong buhay? Ha? Tingin mo ba hindi ka iniisip ng tatay mong barbero? Ha? Paano mo nakilala ang tatay ko? Alam mo bang pinapanood niya ang bawat palabas mo? Kahit saling pusa ka lang doon? At pinagdarasal niya na mabigyan ka ng malaking role? Tapos sasabihin mo lang na walang halaga ang buhay mo? Basta mo na lang itatapon? Nung tumira ako sa maliit mong bahay, bigla akong natuto kung paano mangarap na hindi ko naranasan dati.
Ang saya pala kapag may mga tao kang nakakasama at sumusuporta sa pangarap mo. Isang bagay na dapat mong ikatuwa at ipagpasalamat. Oo. Naramdaman ko lahat ng yan dahil sa'yo. Mabuti pa tayong tatlong mawala. Isang mensahe ang natanggap. Alas 9 ng gabi bukas, 2 bilyon. Ngayon, makinig kayo mabuti. Ikaw, ako at si Yunju ay arte para sa buhay natin. Ito lang ang tanging pagkakataon para mapaniwala ang kliyente na totoong makikita nila. Kailangan makumbinsin natin sila sa ating palabas. Tandaan nyo, kapag hindi tayo nagtagumpay, hahanap sila ng ibang killer para iligpit tayo. Jesung! Hindi ka man lang nagpaalam na hindi ka papasok sa tindahan? Ano ginagawa mo? Titigil na ako sa pag-arte. Ah, talaga lang ah. Ngayon ko lang nakita yung suot mo. Binili mo? Rina. Oh. Bumalik na ang alaala ko. Ha? Mabuti naman kung ganun. Kailan bumalik? Pero hindi ganun kabuti na nagbalik ang alaala ko. Dahil hindi ako ang taong inaakala mo kilala mo. Sa tingin ko hindi ako dapat narito para sa kaligtasan mo. Sana maintindihan mo. At mapatawad mo sana ako. Kailangan ko na lumayo sa lugar na ito. Teka! Ano ba, Jesus? Ano pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Aalis ka? Teka, iiwan mo na lang ako basta-basta? Paano yung shooting mo? May mas mahalaga akong dapat gawin. Ano ba yung mahalaga mong gagawin? Kung ganun, irresponsableng tao ka pala? Patawarin mo ako, Rina. Hanggang dito na lang tayong dalawa. Sadali lang. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka man dati. Pero nung panahong nakasama mo ako at pamilya ko, wala bang halaga yun sa'yo? Ikaw pala yung klaseng taong aalalahanin lang kung ano gusto mo at kakalimutan mo yung ayaw mo. Sige. Kung ganun, wala na rin akong pakialam kung aalis ka o kung ayaw mo nang umarte o kung anong gagawin mo. Pero gusto ko lang malaman mo. Binigo mo ko. Yeah.
pupunta. Sigurado ka bang magpapakita siya? Oo. Hindi ko galing ipakita sa iba kung papatay ko. Pero gusto kong makita ang mga mukha niyo pag pinatay ko na siya. Tingnan niyo mabuti. Ang itsura ng taong papatayin mismo ng pinagkatiwalaan at minahal niya. Sundan niyo ako at pinagdudahan ang plano ko. Sige na. Sino yan? Yung isa pang hinayin nating killer. At sino ka naman? Nakita mo ba? Magaling ba ako? Hindi pa tayo tapos magbukos ka. Ah!
Yunjo!
ka lang ba? Tapos na. Rina. Pasensya na kayo. Ayos ka lang ba talaga? Sigurado ka? Hindi ka nasaktan? Ayos lang ako. Ikaw ba hindi nasaktan? Nakita ko kanina parang nabugbog ka. Ah, yun? Wala yun. Wala sa akin yun. Bugbog lang. Kayang-kaya ko yun. Lagi nga ako nabubugbog sa shooting dati. Ayos lang yun. Sorry. Pero bakit mo ba ako sinundan? Tinatanong mo ako kung bakit? Ano bang klaseng tanong yan? Paano hindi ako mag-aalala kung bigla-bigla ka nalang aalis? Nag-aalala ka sa akin? Tinatanong pa ba yan? Akala ko mamamatay ka na kanina. Patawad kung pinag-alala kita. Galit ako sa'yo. Pero totoo ba talaga yung sinabi mo sa akin? Na? Naiiwanan mo na talaga ako? Nahihiwalayan mo na ako? Ang totoo. Anong totoo? Bakit? Teka, may hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Ano ba yun? Bilis, sabihin mo na! Yung taon ng kapanganakan ko. Anong ibig mong sabihin? Yung edad ko. Ha? 45 na ako. Sorry. Ah! Totoo ba yan? Ha? Jesong, paano? Nung bumalik ang alaala ko, naalala ko na rin kung ilang taon ako. Sorry. 45 ka na talaga? Parang yung chewing ko, 45 years old na rin. At saka, grabe. Isang bagay pa ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi Jason ang pangalan ko. Ako si Choi Yong-wook. Ano? Choi Yong-wook. Hay nako, may iba ka pa bang sasabihin sa akin? Ah, wala na. Nasabi ko na lahat sa'yo. Sigurado ka? Oo. May asawa ka na ba o kaya mga anak? Anak ko, wala. Hindi ako ganun. Nabigla ka yata sa mga nalaman mo. Ang dami mo tuloy inaalala. Pasensya ka na. Oo, gulong-gulo utak ko. Teka, saan ka pupunta? May importante din akong pupuntahan, no? Talaga? Ay, mababaliw na yata ako. Tama, sira ulo na nga ako. Bumaba ka na, bilis! Naku, sorry po. Pagpasensyahan niyo na po. Sorry po, sorry. Ano nangyari, ha? Sorry. Naaksidente ka ba? Ayos lang ako. Ay, mabuti naman. Kailangan natin umere. Mag-shoot tayo ng isang sequence, okay? Kaya ba? Ha? Sige po. Oh, standby na lahat! Standby na lahat! Sige lang. Yevin, dito kayong dalawa, ha? Pasensya na. Sakin mo siya. Tingnan mo siya sa mata. Tapos tatalikod ka at kaalis ka. Isang take lang, ha? Okay! Standby tayo! Pasensya na po kayo. Sorry po. Sorry. Action! Alis na! Iwan mo na siya! Oh. Kailangan ko nang umalis. Pero hindi ko magagawang iwan ka.
ikakat ba, Direk? Dahil ayaw ko rin talagang umalis. Gusto kong manatili sa iyong tabi. Gusto kong burahin ang lahat ng nasa nakaraan. At maging kasama mo sa ngayon. Gusto kong lagi nasa iyong tabi. Matatanggap mo ba ako? Ito ka. Wow! Naku, isa dyan sa drawing. Naku, no, hindi ah. Ayaw siya na nakayaan mo mata niya sa personal. Bakit? Ang kakangang kaya ng drawing ko. Oh, standby tayo ah! Yung walk. Oh, yung walk. Sige lang, Direk. Ano ba yun? Ano ba ginagawa mo? Nagko-concentrate lang ako. Ganito ha. Yung mga ka-eksena mo kasi mamaya, baguhan lang. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Walang problema. Magaling. Jogam Dok! Direk! Tawagin mo yung mga ka-eksena niya. Yes, Direk! Kumusta po? Baguhang aktor lang po ako. Ako po si Yun Jason. Kumusta po? Direk, siya ba yung sinasabi niyo? Oo. Oh. Talaga bang gusto mong pasukin ng pag-aartista? Oo naman, oh. Kasi bata pa ako, umaarte na ako. Saka andiyan ka naman, eh. Ready! Action! Yeah! Yeah!
Thank you.